Matapos manalo sa arbitral tribunal ang Pilipinas laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea noong July 2016, hindi ito kinilala ng China. Ipinagpaliban din ni Pangulong Duterte ang usapin tungkol dito para bigyang daan umano ang magandang ugnayang nabubuo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ganito rin kaya ang kahantungan ng Benham Rice, may laban nga ba tayo o mapapasawala lang din? Between the West Philippine Sea and Benham Rice, which is the more important? Kung lahat ito ay mahalaga dahil lahat yan likas yaman natin. Sa ngayon, kung iisipin natin kung alin uunahin natin sa dalawang yan, syempre napakahalaga ng West Philippine Sea. Dahil dyan, alam natin kung anong at stake. No? Kaya dapat, yan, priority yan. No? Pero hindi nun ibig sabihin nakakalimutan natin Benham Rice. Kasi kung anong mangyayari sa Benham Rice, kung anong maaaring mangyayari din yan sa West Philippine Sea, kung anong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, maaaring mangyayari yan sa Benham Rice. No? Kaya dapat, laging nasa isipan ng taong bayan yan, yung dalawang yan. Well, magkaibang issue ito, no? Sa West Philippine Sea, South China Sea, we recognize na may overlapping claims dyan, no? Territorial and maritime. Pero sa Benham Rice ay walang overlap dyan. No? Inaward na sa atin yan ng United Nations, kaya tayo lamang ang may sole sovereign rights and jurisdiction dyan. Ano ang opinyon ng Filipino-Chinese community sa ating bansa sa panibagong girian ng China at Pilipinas? I don't know what they are doing. Surveillance or surveying something down there. Maybe they got the beauty of our ano, di ba? So wala pa naman big issue for that eh. I think hindi naman po dapat maging affected or maging sobrang big deal po yun. Kasi normally, ano yun eh, parang siguro might be sa government, everything, pero never naman siya makaka-affect naman talaga in terms of the business side. Pag near rin yan ng Philippines, talagang aangkinin dapat natin yan. Hindi yan pwede mapunta sa iba. So what role can our Chinese-Filipino community play in resolving this dispute? Sila po yung kailangan tingin ko, sila yung pinakamagaling na magbi-bridge nga dito sa ating dalawang bansa. No? Communication is one, no? Understanding is another one, no? At pangatlo po siguro yung actually bringing the two sides, their interests, no, together. Makita talaga saan ba talaga nagtutugmang interest sila, saan sila magdi-differ, no? At kung paano nga ire-resolve yung issue na ito, no? Ano naman ang role natin? Well, syempre po una alamin ng ating mamamayan kung gaano kahalaga itong issue na to. At sila magdesisyon na dapat kung sa paniwala nila dapat protektahan itong lahat ng likas yaman ng dagat. Kung sa paniniwala nila ay dapat nating panindigan yung ating karapatan, no, bilang mga Pilipino, ay kailangan ipaalam nila sa ating pamahalaan na itong dapat yung gawin, itong gusto namin. Thank you very much for explaining to us in such clear and graphic terms what is at issue and what we are going to lose. Thank you so much. Welcome po. Talagang mga kapuso will be so happy to get this kind of explanation.